Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Banyes. Pasada! Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada! Balita! Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Education na ibalik sa lumang kalendaryo ang pasok ng mga mag-aaral. Ayon sa Presidential Communications Office, magsisimula ang pagbukas ng klase para sa school year 2024-2025 sa Hulyo 29 at magtatapos sa Abril 15, 2025. Ito'y bilang tugon na rin sa mga concern sa schedule ng mga klase dahil sa matinding init na nararanasan sa bansa, bunsod pa rin ang epekto ng El Niño phenomenon. Pasada Balita! Hinimok naman ng Alliance of Concerned Teachers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mas malalaking issue sa sektor ng edukasyon. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ni Pangulong Marcos sa rekomendasyon ng DepEd na ibalik sa lumang kalendaryo ang pasok ng mga estudyante. Ayon kay Act Chairman Vladimir Quetua, ang naturang hakbang mula sa Pangulo ay first step lamang sa pagtugon sa mga problema sa education sector. Kaya naman, iginigit ng grupo na magpatupad ang pamahalaan ng long-term solution tulad ng pag-iinvest sa infrastruktura at pagdadagdag ng mas maraming guro. Pasada Balita! Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, halos pantay na ang trust rating ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Makaraang bumagsak ng 9 points ang trust rating ni VP Sara sa buong Pilipinas. Kahit ang performance rating ng pangalawang pangulo ay bumagsak din ng 11% o percentage points, kaya't naungusan na ni PBBM si VP Inday sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 2 taon. Sa kabila ng matinding bangayan sa politika at tumataas na presyo ng bilihin, lumilitaw sa March 24 hanggang 27 Octa Survey na maliit lamang ang ibinaba ng trust rating ng Pangulo at ni House Speaker Martin Romualdez, kaya't masasabing
Ang biggest loser sa trust at performance rating ay walang iba kundi ang pangalawang pangulo. Pasada balita. Samantala, pinatawa ng Kamara ng parusang censure si dating House Speaker Davao del Norte First District Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Alinsunod ito sa rekomendasyon ni Camiguin Representative J.J. Romualde o Romualdo at taliwasa sa mungkahing 60-day suspension ng House Ethics Committee. Nakakuha ang censure ng 186 favorable votes, 5 pagtutol at 7 abstain, kung saan saklaw ng napagpasyahan ang kasong administratibo o disorderly behavior. Ang nasabing parusa ay kaugnay sa naging mga pahayag ni Congressman Alvarez sa isang prayer rally na humihimok sa AFP na bawiin ang suporta sa kasalukuyang pamahalaan. Pasada balita! Unanimous ang naging desisyon ng House Committee on Ethics and Privileges sa reklamo laban kay Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Ayon kay Panel Chairman Filimon Espares at Vice Chairman Raul Bongalon, natapos ng komite ang rekomendasyon noon pang Martes, ngunit tumangging magbigay ng iba pang detalye. Sinabi ni Tagum City Mayor Ray Uy na hindi tama ang naging asal ng kongresista at isang violation sa Code of Conduct ng House of Representatives ang paghima o paghimok sa AFP na bawiin ang suporta sa pamahalaan. Una nang tinanggi ni Congressman Alvarez ang alegasyon at sinabing ang kanyang mga naging pahayag ay saklaw ng kanyang karapatan sa ilalim ng freedom of speech. Pasada balita! Samantala, naging casual lamang ang dinner ng mga senador sa Malacañang kasama sina Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos gabi ng Lunes. Ito naman ang ginit ni Senator Grace Poe kung saan walang anumang hiniling si Pangulong Marcos sa bagong liderato ng Senado. Binigyan din naman ni na Senate President Francis Chis Escudero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na walang napag-usapan ng mga priority bill sa dinner at hindi rin natalakay ang investigasyon ng Senado kaugnay ng PIDEA leaks. Paliwanag ni SP Escudero, matagal na ang imbitasyon ng palasyo sa dinner noong Lunes at ilang beses na siyang hindi nakadalo rito. Samantala, suportado naman ni Pangulong Marcos ang bagong liderato sa mataas na kapulungan. Pasada balita! Samantala, Senate President Escudero humingi ng tawad sa mga nasaktan at naabala sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sa pag-a-adjourn si ni Jen ang sesyon ng Senado kagabi, humingi ng tawad si Senate President Chis Escudero sa mga pinalitan nilang leader sa Senado. Sa kanyang closing remark para sa sinige adjournment ng session, sinabi ni Escudero na kung meron man silang nasaktan, naabala at naapakan, buong pakumbaba siyang humihingi ng tawad. Gayun ni Escudero, gagawin nila ang kanilang makakaya para hindi man mahigitan, mapantayan man lang ang nagawa at natamo ng mga nagdaang pangulo ng Senado. Pinasalamatan nito ang mga staff ng Senate. Pinalalahana naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na otorisado lahat ng committee ng Senado na magsagawa ng pagdinig, pagpupulong at konsultasyon habang naka-adjourn ang session. Nag-approve sila ng resolution ng papuri at pasasalamat sa liderato ni Senator, dating Senate President Subiri at panay din ang papuri ng ilang senador sa kanyang pamumuno. Nagpatibay din na resolution para pasalamatan at purihin sina dating Senate President Pro Tempore Loren Legarda at gayon din si dating Majority Leader Joel Villanueva. Naihabol naman ng Senado ang ratification ng Bicameral Conference Committee Report ukol sa amendments sa Anti-Agricultural Smuggling Act, ang mga panukalang New Government Procurement Act at Magna Carta of Seafarers Act. Sa July 27 na babalik ang sesyon ng Senado sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress at kung kailan din muling magsasagwa
ng State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, palaging may papel ang Malacañang sa palitan ng liderato sa Kongreso. Ito ang iginit ni dating Senate President Franklin Drilon matapos ang nangyaring kudeta sa mataas na kapulungan. Gayunman, walang nakikitang mali rito si dating Senator Drilon dahil ang Pangulo ang political leader sa bansa kaya't mayroon itong obligasyon na maisabatas ang kanyang mga polisiya. Dagdag pa ng dating senador, maisusulong lamang ng leader ng bansa ang kanyang mga panukala kung kakampi nito ang mga namumuno sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Naniniwala rin si dating Senador Drilon na maaaring naalis si Senator Juan Miguel Subiri bilang pinuno ng Senado dahil sa pagtutol nito sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pagpayag nito sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy at pagdinig sa sinasabing PIDEA leaks. Pasada balita! Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado, nagkaroon din ng balasahan sa mga committee chairmanship. Itinalaga bilang bagong chairman ng Senate Economic o Committee on Economic Affairs si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Senator Mark Villar naman ang mamumuno sa Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Magsisilbi namang chairman ng Committee on Trade and Industry at Committee on Higher Technical and Vocational Education si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Pia Cayetano naman ang mamumuno sa Committee on Energy, Senator Grace Po sa Finance, Senator Sunny Angara sa Committee on Justice and Human Rights, habang pangungunahan naman ni Senator Nancy Binay ang Committee on Sustainable Development Goals. Muli namang nahalal bilang pinuno ng Senate Committee on Local Government si Senator J.B. Ejercito, Senator Villanueva sa Committee on Labor and Employment, Senator Rafi Tulfo sa Committee on Public Services. Pamumunuan naman ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang Ethics Committee, habang si Senator Amy Marcos ang magsisilbing chairperson ng Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senator Lito Lapid naman ang mangangasiwa sa Committee on Tourism, habang si Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada ang inilagay na chairman ng Regional Comprehensive Economic Partnership Oversight Committee. Mananatili naman si Senator Loren Legarda bilang chairperson ng Committee on Culture and the Arts, si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Committee on Basic Education at Ways and Means Committee. Pasada balita! Pinabulaanan naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers ang napaulat na posibilidad na magkaroon din ng kudeta sa Kamara kasunod ng pagpapalit ng Senado ng liderato. Ayon kay Congressman Barbers, buo ang tiwala at suporta ng mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez. Makikita pa lamang anya sa butuhan sa plenaryo ang tiwala ng mga kongresista sa House Speaker kung saan halos mayorya ang pumapabor sa mga mahalagang panukalang batas na halos lahat ay naipapasa naman. Naniniwala naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na tanda ng paglipat ng maraming kongresista sa partidong Lakas CMD na pinamumunuan ni Speaker Romualdez ang magandang liderato ng Kamara. Una nang sinabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na nararamdaman na niya ang nilulutong kudita laban sa kanya kaya siya tinanggal bilang Senate President ay dahil mayroon siyang hindi nasunod na mga instruction. Pasada balita! Tutol naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa plano ni Senator Ronald De La Rosa na palayain si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Senator Estrada, paulit-ulit nang nagsinungaling si Morales sa pagdinig ng Senado. Papayag lamang siyang makalaya si Morales kapag nakakuha ito ng temporary restraining order sa korte at kapag nagsabi na ng katotohanan. Planong kausapin ni Senator Estrada ang dating PIDEA agent at sa oras na magsabi ito ng totoo,
handa siyang bawiin ang pag-cite for contempt at payagan ng makalaya ang kontrobersyal na dating agent ng PIDEA. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, sisimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa mga labor at employment sector sa minimum wage ngayong Huwebes. Ito ang kinumpirma ng Department of Labor kung saan pagdidesisyonan ang angkop na sahod dito sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa RTWPB noong araw ng mga manggagawa na magsagawa ng inisyatibo para irepaso o repasuhin ang regional minimum wage rate sa loob ng 60 araw mula sa anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. Kaugnay nito, magkakaroon ulit ng konsultasyon sa Hunyo 4 at magsisimula ang public hearing ukol dito sa Hunyo 20. Pasada Balita! Samantala, inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Sa botong 129 na pabor, 109 na tutol o 126 na pabor, 109 na tutol at 2 abstentions, tuluyan ng lumusot sa mababang kapulungan ang naturang panukala o House Bill 9349. Ayon kay Albay Representative Ed Salagman, paunay may akda at sponsor ng panukala, maituturing itong tagumpay para sa mga Pilipino, partikular na sa mga kababaihan. Nakapaloob sa panukala ang pagtiyak na sasailalim sa judicial process ang divorce petition upang tukuyin kung may sapat na batayan para sa diborsyo. Kabilang sa grounds para sa judicial decree ng absolute divorce ang domestic o marital abuse at kung may psychological incapacity ang sinuman sa mag-asawa. Sa ilalim ng Absolute Divorce Bill, ang DSWD ang naatasang lumikha ng implementing rules and regulations sa tulong ng iba pang ahensya at mga organisasyon sa loob ng 40 o 60 araw matapos maisabatas ang nasabing panukala. Pasada Balita! Samantalang isinusulong na diborsyo sa bansa, pinagpapasadyos na lamang ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Naniniwala si Cebac Party List Representative Brother Eddie Villanueva na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaliwanag at balaan ng mga kapwa mambabatas sa masamang epekto ng isinusulong na House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkakapasa sa ikatotoling pagbasa ng Kamara sa Divorce Bill. Ayon kay Villanueva, ang pagkakapasa sa panukala ay pagbaliwala sa salita ng Diyos at nasa pagitan na ng Diyos at ng mga mambabatas na pabor sa diborsyo ang pananagutan kaugnay dito. Dapat din anyang mapagtanto na mayroon namang annulment at legal separation na remedyo sa mga mag-asawa nang hindi nagre-rebelde at nangiinsulto sa Diyos. Mabatid na kabilang sa mga probisyong nakasakal sa nasabing panukala ay ang pagtiyak na sasailalim sa judicial process ang divorce petition para tukuyin kung may sapat na batayan para sa diborsyo. Habang magkakaroon naman ng cooling off period na 60 araw upang subukang ayusin ang magkabilang panig, kung magkakaayos pa ang mag-asawa sa gitna ng divorce proceeding, ay mababasura ang petisyon matapos magsumite ng joint manifestation sa korte. At kung maibaba na ang divorce decree at nagkaayos sa mag-asawa, ay mawalan ng visa ang divorce decree at maaari silang magsama muli nang hindi na kailangang muling magpakasala. Kabilang naman sa mga grounds para maghain ng diborsyo ay mga sumusunod: physical violence, pagkakulong sa mga bisyo, drug addiction, homosexuality at iba pa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa MP na may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad si WIZ Patrol Report! Sa kaugnay pa ring balita, sisimula na ng Kamara ang pangliligaw sa Senado ngayong araw upang maaprubahan ang House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill sa Pilipinas. Ayon ito kay Albay Representative Ed Salagman, ang pangunay may akda ng panukala kasunod ng pagkakalusot ng divorce bill sa huling pagbasa sa mababang kapulungan. Kaugnay nito, iginagalang naman ni Congressman Lagman ang 109
na mga tumututol sa panukala, lalo na at batay ito sa kanilang paniniwala. Pinasalamatan din ang kongresista na hindi umabot sa empirical at secular merits, constitutionalidad at bisa ng absolute divorce ang mga pagtutol. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, naniniwala sa Senator Aimee Marcos na hindi magkakaroon ng food security ang bansa kung panay importasyon naman ang pamahalaan. Ayon kay Senator Marcos, hindi palaging importasyon ang sagot sa mga problema sa sektor ng agrikultura. Mahalagaan niyang matutukan ang rice efficiency ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon, pagsuporta sa mga magsasaka at pagbuo ng Presidential Commission. Sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan na ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! At kaugnay po niyan, isang mananaya mula sa Cavite ang mapalad na nakakuha ng 46 million pesos jackpot ng Mega Lotto 645 draw na may numerong 33 17 40 09 4220. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ang jackpot price ay may kabuuang mahigit 46 million pesoses. Ang jackpot price ay makiklaim sa PCSO Main Office sa Show Boulevard, Mandaluyong City. Babawasan ng 20% ang premyo na aabot sa 10,000 pesos pataas para sa buwis sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Hinihimok naman ni PCSO General Manager Melquiades Robles, Mel na lang to, si GM Mel, ang publiko na suportahan ng loto upang makalikom ng karagdagang mandatory contribution nito para makatulong sa mga individual na nangangailangan ng tulong medikal. Pasada Balita! Oras! 26 na minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita! Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap si Senator Nancy Binay, ang bagong chairperson ng Senate Committee on Sustainable Development Goals. Senator Binay, Johnny Banyas po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Alio Channel 23, Madam. Magandang umaga, Sir John, at syempre magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng Pasada Balita. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, Senator Binay, on a busy Thursday. Teka, busy pa nga ba? Dahil tapos na po ang session ninyo, di po ba? Yes po, kahapon kami po yung session na ho namin, sinidine kagabi po. Alright, ano po ang naging environment o ambience, Senator Binay, sa huling araw ng sesyon matapos po ang kontrobersyal na palitan ng liderato sa Senado, Senator? Well, una-una, syempre medyo, may mga konting kaguluhan kasi like, alam naman natin na bago na yung majority floor leader. Apo. At kahapon mukhang nangangapa pa siya dun sa bago niyang trabaho. So may mga procedures na parang medyo naguluhan kami kahapon. Mm-hmm. So medyo kailangan siyang alalayan. But ang nakakatuwa lang kasi finally magkakatabi na naman ulit kami nila Senator Mix. Magkakasama na naman kaming muli dun sa baba.
So, na-miss niyo isa't isa. Ika nga. Oo, na-miss namin si dati SP. Oh, dahil lagi nasa taas eh, di po ba? Anyway, follow-up question po lamang. Kayo na rin po mismo ang nagsabi na medyo naguluhan o nagka, dahil hindi sanay yung mga bagong upo. Pero kayo po ba? Dahil I understand ang pagkakabanggit po ni Senator, dating Senate President Miggs, eh magtatayo kayo ng Magnificent Seven po ba? Tama po ba? At mukhang lilipat kayo sa minority. Ano pong nangyari? Ngayon, bagong pangalan ho namin ngayon, Sir John, ano kami? Solid Seven. Ayun. Nakita mo naman, di ba? Solid Seven, ha? Solid. hindi kami natinag at talagang... hanggang sa dulo, nagsama-sama kami. Wala po ba kayong pinatatamaan dyan, Senator Nancy, sa Solid 7 na yan? Hindi naman, kasi diba, parang it's a fact. Uh-huh. Actually, may isa pang parang, lahat kami, medyo parang naguluhan. Mm-hmm. Kasi kahapon nag-file din sila ng resolusyon na binibigyang pugay ang aming dating Senate President Miggs Ubiri, ang aming dating Senate Pro Temp Lauren Legarda, at ang aming dating Majority Floor Leader Joel Villanueva. Okay. Diba? Na parang, nung isang araw lang, tinanggal niyo sila, tapos ngayon, kahapon, puros-puri, di ba? Wow. So parang alright, lahat kami, okay, kung gano'n naman pala yung sa tingin yung naging katangian nila dun sa pag-perform ng kanilang trabaho, so bakit niyo sila tinanggal? Yun lang. Okay. And then, hindi po ba kayo nagkaroon ng problema or nagpulong-pulong at nagkaisa na huwag tanggapin itong mga panibagong atas ng chairmanship, ma'am? Alam mo kasi, John, at the end of the day, di ba, may trabaho pa rin kami bilang Apo. Senador. At bahagi ng trabaho na yun, ang pagkakaroon ng Senate chairperson ng isang Senate committee. Na in fact, kahit yung minority, si Senator Risa, meron siyang committee na pinamumunuan niya. Mm-hmm. So, ikaw po, bilang dating chairperson ng tourism, hindi ka ba naninibago dahil sustainable development goals naman ang tututukan mo ngayon, Senator Binay? Ganun talaga, John, di ba? I guess kailangan, kahit saan committee po tayo malagay, kailangan gawin natin ang ating trabaho. Apo. Marami pong... Tapos din naman, John, siguro dun sa usapin kasi nabanggit mo din kanina yung kung ano yung gagawin ng Solid 7, di ba? So at the moment, pinag-iisipan pa din namin kung kami sasama sa minority. So that is still an option for us. Pero kung may chairmanship pa, kindly educate us nga, Senator Binay, kung may chairmanship kayo, pwede ba kayo sa minority? Yes, si di ba si Senator Risa part ng minority ngayon is chairperson ng women. Ang tanong ko lang po, personal to, I hope hindi niyo po ikasasama ng loob. Kasi binabanggit po sa interview ko kahapon kay Senator De La Rosa na tigilan na raw po yung paggigamit sa kanya bilang scapegoat. At marami naman po talagang pinag-ugatan ang dahilan kung bakit tuluyang nagkaroon ng palitan ng liderato ng Senado. Ang tanong ko lamang po, after po noon, wala na po bang tsansang madagdagan yung Solid 7? Hindi ko masasabi dun sa mga kasamahan ko kung... alam mo naman, di ba, pag depende sa ihip ng hangin yan eh. So, kung mas maganda yung ihip ng hangin sa grupo namin, I'm sure, baka maisip nila na sumama. But pag tinignan mo yung composition ng Senate ngayon, technically, we're the biggest block. Kasi di ba, pito kami, tapos merong apat na sikat, pero apat lang yon, and then meron yung PDP Laban na I think, tatlo sila, tapos may nationalista party na 3 or 4 din. So kung halimbawa, tapos minority. So para kami talaga yung kung tutuusin, kami yung pinakamarami sa isang grupo. Nung kahapon po ba nakapag ika ngay nung magkita-kita kayong muli,
ng mga bagong leader ng Senado. Anong pakiramdam? Nakamove on na po ba kayo pare-pareho, Senator Binay? Ano lang, syempre, kasi diba hanggang ngayon may mga tanong na hindi nila nasasagot eh. So, hopefully, pagbalik namin yung... Kasi kahit papano, katulad nga sinabi ni Sen. Migs, talagang ano kami, heartbroken. Kasi hanggang ngayon hindi namin alam yung dahilan kung bakit natanggal, di ba? Parang hindi naman kami, hindi naman naging tamad yung mga officers namin. In fact, from opening to closing, nandun, di ba? Laging present. Tapos yung mga trabaho na hindi naman bahagi ng trabaho nila, inaako na rin nila para lang maipasa yung isang batas. So, di ba, hindi tamad yung grupo namin, pero natanggal. So, parang ano nga namin, ganun ba ngayon na pag masipag ka, tinatanggal ka? ang binabanggit po kasi sa mga balita, Senator Binay, I hope you won't mind, yung pong pagpayag ni Sen. Migs dun sa PIDEA leaks, tapos yung pagpayag niya ng pag-i-issue ng arrest warrant, at yung tipong ilang mga pangunahing panukala ang hindi po nakalusot. Tama po ba, Senator Binay? Unang-una kasi, di ba, alam mo naman yung sa Senado, we're 24 republics. Apo. Di ba? So, there's all, parang mas nangingibabaw yung call ng chairperson ng isang committee, whether itutuloy niya or ihihinto niya yung hearing niya. Na, ako, based dun sa experience ko the past, 11 years, never pa nagkaroon na magbabotohan yung mga members para utusan yung chairman na i-terminate niya na yung hearing niya. Yung orientation, it's always the call of the chairman. At yun yung nirerespeto ni Sen. Migs. Kasi nga, kumbaga, binigyan niya ng laya si Senator Bato dun sa pag-conduct ng hearing niya. If you remember, ha, during the last Congress, yung formally na alam naman natin, medyo... may patama in a way dun sa incumbent during that time. Pero tulit, hindi namin pinahinto, hindi namin pinigilan si Senator Gordon nang mag-conduct ng hearing niya. Opo. Kung meron po kayong mensahe sa bagong liderato at sa mga bagong kaalyado sa liderato ng Senado, ano po mensahe niyo, Senator Binay? Well, una-una, yung panawagan na sana hindi na compromise dito sa pagpapalit ng liderato, yung independence ng Senado. Dahil, di ba, ano ba to? The past, this year, di ba, parang laging inaatake yung Senate as an institution, di ba, yung PI. And actually, hindi first time itong ano, pagsubok kay Sen. Migs. A few months ago, may gano'n na rin ugong pero hindi nag-succeed. Opo. Well, apparently, hindi pala sila tumigil because ito na nga, nangyari na nga. So, sana, dahil ilang buwan na lang naman kami bago magtapos. Gagraduate na kayo eh. Oh, gagraduate na. Tapos, in a few months, magsustart na yung campaign. So, mas maaga yung break namin. But, kailangan yun na lang yung independence of the Senate at laging iisipin ko ano talaga yung mas makakabuti sa ating bansa. Opo. Yung kumbaga mindset dun sa mga pagpasa ng mga panukala. Opo. Galit po ba kayo sa kanila, ma'am? Hindi. It's more of parang ano eh. Tampo? Disappointment. Okay. Okay. Diba? Kasi... Okay. Ano eh, yung parang... Napaka-importante sa akin yung ano eh, yung... isang salita. Tiwala pati. At saka yung courtesy na ano ba naman yung an hour before kami pumunta sa session, yung nagpasabi na pasensya na ha kasi sumama na ako dun sa kabila. Kasi yun parang... Parang kilala ko yan ha? Mas madaling... mas madaling ano eh. Opo. Mas madaling makamove on, I think. Aha. Compared dun sa nangyari na... Opo. Tapos doon hihingi ng patawad. So, yun din nga, naguguluhan din ako kasi, di ba, tinanggal mo si... tinanggal mo yung mga officers kasi
supposed to be meron silang ginawang mali. Apo. Right? Apo. Kasi ano, what other reason na, di ba, anong dahilan kung bakit niya tinagal? Meron siyang pagkukulang sa kanilang lahat, di ba? So bakit lahat sila lumalapit? Kasi seatmate ko ngayon, karo ko ngayon si SP Migs, si Senator Migs eh. Apo. So lahat sila, this past few days, lahat sila lapit ng lapit, nagpapaliwanag, humihingi ng tawad. So, hindi ko maintindihan kung bakit. Senator Binay, tinangka rin po bang yakapin ng isang sinasabi mong dati niyong kasama na lumipat ng Bacod? Niyakap? Parang hindi ko matanda. Any message para sa kanya, Senator? Anong sino? Yung sinasabi niyo pong dating kakampi na lumipat sa kabila. Hindi, marami. Yung remember majority dun sa 15 na pumirma, lahat naman yun kakampi namin. Diba? Okay, huling-huli na lang po. Tapos na kayo sa 2025, di po ba? Last term niyo po ba? Yes. Ano pong plano? Na po tayo, parang finally, sabi ko nga, ano ba naman to? Magtatapos na lang. Parang reminds me of my first 3 years. Kasi syempre, di ba, awkward yung nangyayari. Apo. Ngayon, dati magkakampi, tapos ngayon hindi na magkakampi. So, alam mo yung feeling ko dati na nasa Senado ko, nung nagko-conduct sila ng hearing sa pamilya ko, yung umiiwas ka sa elevator kasi baka meron ka hindi makasabay. So, parang ganun yung feeling. Pati pag graduate, parang ganun ang nangyari. Itong linggo na to. Ano pong plano, Senator Binay? Politika? Paulit-ulit ko naman nababanggit na talagang we are seriously considering na tumakbo sa Makati as mayor. Alright. Hindi sa Taguig, ha? Hindi ako registered voter sa Taguig, eh. Saka yung napunta na barangay, hindi din doon ako. Hindi rin yung distrito na kung saan ako bumoboto. So, imposible na bumoboto. So, wala na pong tunggalian sa inyo mga kapatid kung sino tatakbo, ma'am? Lumalabas din naman sa balita na yung asawa ng kapatid ko, parang gusto din niya mag-mayor. But yun, sabi ko, at the end of the day, ngayong 2025, wala silang makikitang dalawang Binay sa balota. Alright. Pati si Junjun, wala na rin? Ay, hindi. Si yung... In fact, yung kapatid ko ngayon, tumutulong siya sa akin. Kasi syempre, kahit papano, kahit hindi pa tayo 100% na decided sa pagtakbo, pero kailangan di ba, meron tayong laban na papasukin. At kahit papano kailangan, whether or not hindi tumuloy, dapat naghahanda tayo. Alright. Nasa inyo pong pagkakataon, Senator Binay, baka may nakaligtan pa ako itanong. Nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead po, ma'am. Siguro, John, maraming salamat lang dun sa pagkakataon na mapakinggan ng ating mga kababayan. And parang siguro reassurance whether na kahit may bagong role kami ngayon sa Senado, kami lagi, we will always do what is best for our country. Kumbaga, yun na lang yung mindset namin ngayon. Alright. With that, Senator Binay, lagi pong bukas ang aming pumpalatuntunan at tanghimpilan ito kung may update po sa inyong panig. Maraming salamat po. Good luck. God bless. Good maraming morning. Maraming salamat, Sir John. Thank you. Kapo. Yan po mga kabalitaktakan, si Senator Nancy Binay, ang bagong chairperson ng Senate Committee on Sustainable Development Goals. Pasada balita! Samantala, muling paalala na alam nyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada balita! Oras! Kabilis ng oras, 12 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada balita! Sa iba pang tampok na balita, PNP SAF inilagay na sa restrictive custody ang 2 taong sinasabing dawit sa moonlighting. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nasa restrictive custody na ng PNP
Special Action Force o SAF ang dalawang tauhan ito na dawit sa moonlighting makaraang matuklasan na bodyguard ang mga ito ng isang Chinese national. Pahayag ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jane Fardo na pinalaya na sa piitan ang dalawang polis at nasa kustodiya na lamang ang mga ito ng SAF matapos maglabas ng resolusyon ang prosecutor's office ukol dito. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ang dalawang SAF komando na maipaliwanag ang kanilang panig sa pamamagitan ng counter affidavit. Matandaan na nabuking ang racket ng dalawang SAF komando makaraang magkasakitan sa loob ng isang kilalang subdivision sa Muntinlupa City nitong nakalipas na May 18, 2024. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa Impilang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, pinangunahan ni Natingog Party List Representatives Ieda Marie Romualdez at Jude Asidre sa pagkikipagtulungan ni House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng tulong sa 322 pamilyang nasunugan sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Ang inisiyatibo ay bahagi ng patuloy na dedikasyon sa mabilis na pagtuon sa pangailangan ng komunidad at maibsan ang kinakaharap na pagdurusa ng mga apektadong residente. Isinagawa ang pamahagi ng tulong noong nakarang linggo na nagpapakita ng kapangyarihan ng sama-samang pagkilos at diwa ng bayanihan ng bawat Pilipino. Pasada Balita! Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Lamang ng San Miguel Beer 3-0 sa semifinals ng Philippine Cup. Pagkatapos silang manalo sa Rain or Shine 117-107 kahapon sa Dasmariñas City Arena. CJ Perez kumana ng 23 points at 14 rebounds. Marshall Aster nagdagdag ng 21 points sa 5 of 10 shooting galing sa 3. At si Don Trolliano may double-double sa kanyang 20 points at 11 rebounds. Game 4 babalik sa Metro Manila kung saan susubukan ng San Miguel Beer ang sweep ng serye sa SM Mall of Asia Arena sa Biyernes. Ang sabi ni Coach George Gallant, the boys really composed, especially in the final minutes of the game. When the lead was going to 5-4-3. It's just composure and we know where to go pagdating sa endgame. Nagkaroon ng konting alitan sa dulo ng laro nang tumira si Terence Romeo ng 3 nung tapos na ang laban. Ang sabi ni Coach Yeng Giao kung bakit siya nagalit, basic respect. Wala naman tayong caution sa semis. Hindi naman bagong player si Terence. Alam niya yon. Para sa Real Sports, di po? Si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakala. Target ng Estados Unidos na magproseso ng nickel ore sa Pilipinas. Ito naman ang kumpirma ng United States Trade and Development Agency kung saan kanina lang tinatrabaho ang critical mineral projects sa bansa. Ayon kay USTDA Director Eno Ebong, ito'y sa pamamagitan ng proyekto kasama ang Iraman Minerals para gawing makabago at mapataas ang pagproseso ng nickel ore sa Pilipinas. Inanunsyo naman ni U.S. Senior Officer Official Matt Murray ng Asia Pacific Economic Cooperation na kabilang sa pinag-uusapan ng Pilipinas at U.S. ang Trade and Investment Mission na pinangungunuhan ni Commerce Secretary Gina Raimondo. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 6 na estudyante matapos masuffocate ng generator fumes sa isang music studio sa Nigeria. Batay sa ulat, posibleng nakatulog ang mga estudyante na noon nakalak sa studio at nasuffocate ng carbon monoxide. Nabatid na maraming kabahayan at negosyo ang umaasa at gumagamit ng diesel o petrol power generator sa Nigeria dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Pasada Balita! Hoy, may utang ako sa inyo ha, pero bibigyan ko na ng pahapyaw ang ating good news. Kinabiliban po online ang isang amang tricycle driver na nagpalibring sakay matapos makapasa ang anak sa 2024 Philippine Nurses Licensure Examination.
ipinost sa Facebook ng tricycle driver na si Tatay Froilan Canare Manrique ang kanyang sasakyan na may nakalagay na libreng sakay! Nakapasaan ako sa 2024 Nursing Board Exam! Congratulations! At sumayon nyo ang isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes, Antabayanan. Ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng AM. Bye! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ! Pasada Balita! Live sa DWIZ! AM Metro and Mega Manila! DWIZ News FM Regional Stations Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.